Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na yun, sinabi ng Panginoon kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Egypto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Egypto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon. Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Egypto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Egyptyo na ang mga Israelita'y inialis ninyo sa Egypto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila ay kanilang sinamba. Ang dakin ng Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka, na ang kinakain ay damong sariwa. Ang bayan mo gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala
sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y libulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapasyahan na libulin sila. Sinabi ni ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin. At totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasuko kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, yan ang nagpatutuo na ako'y sinuko niya. At ang Amang nagsuko sa akin ay nagpatutuo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo, walang titak sa inyong puso ang kanyang salita. Sabagat hindi kayo nananalig sa akin na sinuko niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpatutuo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako nag-aangad ng parangalos ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya inyong tatanggapin. Ang inaangad ninyo yung parangal ng isa't isa, at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makakapapaniwala? Huwag ninyong isiping ako ang nagsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo. Sabagat sumulat siya tungkol sa akin. Kung hindi ninyo piniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyo mapapaniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. May inyo ang Panginoon. Noong Linggo po ay mayroong tawagin ay archis ng mga Legion of Mary na ginawa po dyan sa ating pamparokyang simbahan. Ito ay
sabay-sabay na ginawa noong nakaraang linggo. At sinong naka-attend sa inyo noon? May naka-attend ba sa inyo noon? Yun, meron. Legion of Marys. Legionaries of Mary. At nabanggit ko po doon na pag-ingatan natin ng ating mga salita na magsabing demonyo o maaaring magsabi tayo na ang nakikita natin ay demonyo sabagat sinasabi natin na tayo ay mga sumasamba sa Diyos. Pero ang bukang bibig natin ay ang demonyo, ay sino nakikita natin? Baka hindi ang Diyos. Kaya kinakailangan din mag-ingat tayo na ano baga ang naging bukang bibig natin? Ano ba ang nakikita natin? Kasi alam naman na po natin yung Ebanghelyo kahapon, noong linggo. Sabi nga ho natin ay yung paratang kay Jesus na hindi galing sa Diyos yan. Galing yan sa makasalanan. Galing yan sa demonyo. Yun ang paratang kay Jesus. So, kasi po, sinasabi natin na tayo ay maka-Diyos. At kung tayo ay maka-Diyos, dapat ang nakikita natin ay ang mga bagay ng maka-Diyos. Kaya din po, sa Ebanghelyo rin natin ngayon, para maintindihan natin, ito rin yung sinasabi ni Jesus. Itong sinasabi ni Jesus. Kasi, sinasabi ng mga Israelita na kami, mga anak ng Diyos, kami lahi ni Abraham, kami ay mga tagasunod ni Moises. Kaya nga sabi ni Jesus eh, kung kayo ay nakikinig kay Moises, dapat kilala ninyo ako. Kasi, they could not recognize, or rather, sabi natin, hindi lang basta pagkat hindi nila makilala sa Jesus, ayaw nilang kilalanin si Jesus. So, yung kanilang pagtanggi kay Jesus, ang sinasabi ni Jesus, kung talagang galing kayo sa Diyos Ama, yun ang nagsubo sa akin. Gaano ba kayo ka-close sa Diyos Ama? Kasi kung talagang close kayo ng Diyos Ama, sasabihin niya sa inyo na alin, ako ang kanyang sinugo. Ako ang kanyang sinugo. Kaya nga, yun ang makita natin. Kaya tayo may kasabihin na the flock of the same feathers, no? Flock together. Kaya dapat, kung talagang ang nakikita natin ay ang pagkilos ng Diyos at kung masabi natin na tayo ay sa Diyos, ang dapat natin nakita alin, yung kamay ng Diyos na gumagalaw sa gitna natin. Kaya nga, ito yung sinasabi ni Jesus sa kanya, sa mga Hudyo, sa mga Pariseo at mga Eskriba, na kung talagang kayo ay sa Diyos, hindi pwedeng hindi niyo ako makilala. Hindi pwedeng hindi ninyo makilala. At kung utusin, kahit na sabihin natin na kung paniwalaan nila, kung hindi man sila naniniwala sa Jesus ay Diyos, makikita pa rin nila nalang, kumikilos ang Diyos sa taong ito. No? Sa taong ito. Kaya, maging baliwanag unawa yung ating pagtingin sa tao. Yung pagtingin ng isang maka-Diyos o ang pagtingin ng isang makamundo. O kung tawagin nga po natin ay ang pagtingin ng hindi maka-Diyos. Kaya, kung minsan makita po natin, kalimitan na sinasabi nga po natin ay may mga panatay na ginagamit natin, no? Na nais kong bumait pero hindi ko magawa. Bakit hindi mo magawa na bumait? Kasi hindi yun ang gawain mo ang maging mabait.
kaya nahirapan ka. No? Kaya kung talagang ikaw ay bahagi ng iyong pagkilos na nakikita mo yung pagtugon at panawagan ng puong may kapal, ay maging maliwanag sa iyo na ito ay ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At magagawa natin ito kung ang Diyos ang nakikita natin kumikilos sa buhay natin. Kaya ito ang makita po natin na tayo ay mag-reflect ng alin ng pagkakilala natin sa Diyos. Hindi yung tayo ang mag-reflect ng pagkakilala natin sa demonyo. Kasi anything that comes from us is negative. Kasi yun ang evil eh. Ano ba yung evil? An absence of goodness. Yun ang evil eh. Makita ninyo, pag sinabi mo, anong bagay yung masama? Ay di yung kawalan ng kabutihan. So anong meron ka? Masama o mabuti? Kapag sinabi mo kay galing sa Diyos, abay dapat ay napupuno ka ng mabuti. Kasi yung kasamaan nila, ang kawalan ng kasamaan. There is nothing in evil except ano, the absence of goodness. Yun ang masama. Ano yung masama? Kawalan ng kabutihan. Kapag nawalang kabutihan, kaya anong nakikita pa nawa natin? Ang pagkilos ng Diyos na nakita natin, tayo mga maka-Diyos. Therefore, anong dapat na makita natin? Anything that is beautiful, anything that is good. See, yun ang nakikita natin eh, ang Diyos. So, sa pananaw pa lamang, dapat makita sa atin yung pagkabanaag na alin, na tayo ay mga maka-Diyos. Kasi yun ang pinakapundasyon natin, ano? Kaling bahagi yun ng pagkilos na binigyan din natin kahapon. Na kaya natin ginagawa ito ay bakit? Kasi mga anak tayo ng Diyos. Kaya, yung identity natin, ang pinanghahawakan natin ng ating pagkilos. Hindi para tayo maging anak ng Diyos. Hindi yun ang kadalilang kung bakit natin ginagawa? Kasi mga anak tayo ng Diyos. At yun po dapat ay mag-reflect na sa atin. Sa mismong kaisipan natin. At maging masalamin mismo natin. And the rest will follow. The rest will follow. Ano makita na, talagang ang kumikilos ng Diyos. Kumikilos ng Diyos. Bakit? Kasi maliwanag na ang buhay natin ay sumasalamin sa kabutihan. Sumasalamin sa kakanyahan ng Diyos. Kaya, bahagi yun na kung saan ay makita po. Kaya anong sabi nito ni Jesus? Ano? Hindi ko kailangan ng patutuo ng tao. Kasi hindi niya kailangan yung patutuo ng tao, pero dahil ang tao, ang kanyang kausap, ay pinahayag niya yung ipatutuo ni Juan Bautista. At ito rin po yung huwag nating kalimutan. Sabi ko nga, kalimitan, ipinapahayag ko kapag po ako nagbabaspas ng mga sasakyan, na ang mundong ito ay naghahanap ng matutularan. Naghahanap ng matutularan. We need models. At isang bahagi dyan yan ay, well, yung mga santo at santa natin, no? Pero sabi nga natin, ito ay mga makatutulong sa atin na makasunod sa ating panawagan, pero yung mismong halimbawa natin ay siyang maging daan unawa, no? Na matularan ng ibang tao. At ano yung pamamaraan na masabi natin na tayo ay makita na pinanahanan ng Diyos? Ay dapat maging salamin tayo ng kabutihan ng Diyos. Bakit? Kasi tayo ay nag-iisip, kumikilos ng mga bagay na maka-Diyos, ng mga bagay na mabuti. Kahit pa lamang kung tutusin yung pag-iisip natin, no? Yung pag-iisip natin ni Ellen ay yung mga nakabubuti. No?
Nagsisimula po yan kung tusin sa pag-iisip. Pag-iisip. Kung ang palagi niyang iniisip ay yung masama at nakasasama, no? Ay, nagkakaroon tayo ng isang katanungan na, ay, ang Diyos ba ang kasama ko? Kung ang Diyos ang kasama ko, bakit ako nag-iisip ng mga bagay na kawalan ng Diyos? Kawalan ng kabutihan. Hindi nauhulugan po, no? Na hindi na natin makikita yung anything that is absence of goodness, no? Or evil. Pero sana makita sa atin na alin, ano ba yung namamayani? Ano ba yung namamayani na nakikita sa atin? Goodness or absence of goodness? Yun yung nawa makita natin na maging maliwanag sa atin. Yun ang hindi nakita ng mga Hudyo at ng mga eskriba kay Jesus. Kasi ba, hindi na niya kagad tinanggap si Jesus eh. Hindi na matanggap si Jesus. They could not recognize in Jesus the presence of God. Kaya, hindi sila sumampalataya kay Jesus. So sa atin, well, hindi naman lahat ay nasa Jesus, pero sabi nga natin, lahat tayo ay galing sa Diyos. Kaya hanapin natin yung presensya ng Diyos sa ating mga pagkilos. Huwag natin hanapin yung kawalan ng presensya ng Diyos. Sa pagkumisan mo yun, hindi mo na kinakailang i-practice yun. Kumisan yun ang kagad nakikita natin. Anything that is kawalan. Ano sabi nga natin, no? Yung kapag binigyan ka ng isang kapirasong papel, pagkatapos lagyan mo ng tuldok sa gitna, ang unang makikita ay yung tuldok. Pero hindi makikita, kalimitan yung alin, yung isang malinis na papel. Yung paanyaya ng pinapahig ng buong makeup para, alin, tingnan natin yung isang malinis na papel. We have to look for goodness. Kasi bakit? Mga anak tayo ng Diyos. And we should always look for the hand of God within our midst. Nasaan ang Diyos? Ay, naku, Diyos ko. Sa ating buhay, sa araw na ito. Kaya po, bahagi rin siguro ng ating pagnilay, ano? Bago rin yung siguro tayo matulog, no? Eh, naramdaman ko ba yung pagkilos ng Diyos sa araw na ito? At saang bahagi ng aking buhay? Hindi mo sapagkat alam natin ang kasama ng Diyos. Pero kinakailangan natin, Ellen, we have to become aware. Kinakailangan nating maunawaan, ito yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko. No? Kasi kung hindi tayo naging aware, eh, pwede sabihin natin, palagi ko naman kasama ang Diyos. Eh. Pero alam ba natin na naging bahagi ba ng ating karanasan? Ma-identify ba natin? Ma-identify ba natin yung presensya ng Diyos? Kung minsan kasi madali natin ma-identify yung alin, yung kawalan ng presensya ng Diyos. Kasi sabi nga natin, yun ang palaging nararanasan ng tao. No? Kasi bakit? Eh, tao tayo eh. Pero hindi. Tayo yung mga anak ng Diyos. Kinakailangan nating patuloy na paalalahanan ng ating sarili na tayo mga anak ng Diyos. That's why we need always to discern na pag nilay-nilayan, maintindihan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kasi baka mamaya, may mga pagkakataon, katulad ni Jesus, na tinatanggihan natin ang presensya ng Diyos. Baka mamaya, baka hindi natin namamalayan na yung mga taong o mga bagay, mga pangyayari na naging bahagi ng ating pagkilos sa Ellen, eh baka mamaya kasi hindi na natin napapansin na ito'y pagkilos ng Diyos sabagat nakalimutan na natin ang Diyos. So, hindi tayo magiging salamin ng presensya ng Diyos para sa iba. Kung tayo mismo, hindi natin nakikita ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa oras na makita po natin yung presensya ng Diyos sa ating buhay,
hindi na tayo mahirapan na iparamdam ito para sa iba. Kasi sabi nga natin, yun ay tumatagos sa ating pagkanilalang, sa ating pagkatao. Maging bahagi rin ho, na nawa, maging pagkakataon. Nararamdaman mo yan ang tao. Nararamdaman mo yan ang tao. Nararamdaman mo yan ang tao. Kaya lang po kuminsan sa panahon na ito, kuminsan ay ang panahon na ito kuminsan ay nagugulumihanan ng mga tao. No? Pero alam nyo, may mga taong very sensitive. Very sensitive na rin, dun sa mga pagkakataon na nakita po natin yung pagkilos ng Diyos. No? Lalong-lalo na ho yung mga ang simple lamang ng pamumuhay. No? Ay kuminsan po ay mas madaling makita yung pagkilos ng Diyos sa kanilang kapwa. So ito po yung iniiwanan ko po na maging bahagi ng ating paninilay. No? Nalin, maging salamin ng pagkilos ng Diyos sa daigdig na ito, sa pamagitan ng alin? Pagkilala at pagdamdam ng presensya ng Diyos sa gitna natin.
tayong hilig ngayong Huwebes na ito sapagkat bahagi po ng ating street mass. Pero hindi yun natin nakakalimutan na ipanalangin ng lahat ng mga may sakit, lahat ng mga nag-aalaga rito. At itilog natin sa harapan ng pumikapan ang mga kapatid natin na humihingi sa atin ng tulong na sa gitna ng kanilang mga karamdaman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahayin natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, mahalaga nawa namin sa iyo na gagawing paghahain. Ang layunin ng aming sambahin ang alam mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Salamat niya siya ipasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa pagsuko mo sa Kanya, ipinahayag ng lahat ng mga propeta na ang pagsilang niya ipinanabikan ng mahal na bereng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal na ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag, ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalaging lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob ng pagmumundo, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na inihahandog para hindi naman na matapos ang abunan ng mga kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang katipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kasi kapag kapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala
sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat at kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamong namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo na ay matuklot sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, ni Benaventura at ang Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan pagitapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sila ng aming Panginoong Hesus. Diyos sa mga magkapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang ubos nating makita ang pagkilos ng Diyos sa gitna natin.